nakaparayam ng resibo si Kevin at sa gabay na rin ang kanyang ama, kinumusta namin siya isang linggo matapos ang insidente ng pananakit ng kanyang amain. Magpapakwento lang ako, ha? Ano ba nangyari, anak? Nangyari po ako. Madalas niya bang gawin ito? Kapag tanghali po. Bakit kanya pinapalo? Hindi po ako natulog. Anong ginagamit niya, anak? Kamay lang o may ginagamit siya iba? May ginagamit po siya iba. Kahoy po. 2x2. Saan kanya pinapalo? Sa feet po, pati sa paa, pati po sa kamay. Pati po sa mukha po. Sabi ko po, itigil mo na po. Ibigyan mo na po ako. Kahit ayaw-ayaw po, pinapalo ako. 2 taon na raw nakatira si Kevin sa kanilang tatay-tatayan simula na maghiwalay ang kanilang mga magulang. Isang OFW o Overseas Filipino Worker ang kanilang ina. Kaya ang bago nitong partner ang araw-araw ng kasama ni na Kevin. Kikita ko lang po siya dito pag pupunta ako, nakakausap. Pag may oras po ako, kahit na nasa malayong lugar po ako, pinapadalak po sila sa akin. Binibigay ko naman po yung makakaya ko. Ayon sa medical legal, moling o labis na pambubugbog ang sinapit ng munting katawan ni Kevin. Sa tulong ng barangay, sinubukan ng resibo na makapanayam ang amain ni Kevin. Kaya pinatawag ko kayo, gusto ko kayong pumunta dun sa Port Maligaya at ibitahin nyo dito. Ilang sandali pa lumipas pero walang lumalabas sa bahay ng amain ni Kevin. Opo! Hindi na mo. Opo! Kuya mo, sir. Hello, sir. At tingin niyo, sir, babalik pa siya. Hindi. Hindi ko alam, sir. Andiyan po ba si sir? Wala po. Nung isa nga po nandiyan siya. Aba kuya, from stepfather to step out ka real quick, ha? Pero buo ang pa siya ng tunay na ama ni Kevin. Gusto ko lang po sana mangyari magkaroon ng justisya nangyari dun sa anak ko. Kung talaga pong may batas tayo na inaano, sinusunod na proseso yan. May 6, 2024, sinamahan ng resibo si Randy sa Municipal Police Station ng Concepcion, Tarlac. Buho na ang kanyang desisyon na sampakan ng kaso ang bagong partner ng dati niyang asawa. Sinampahan niya ito ng kasong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o Act Providing for Stronger Deterrence and Special Protection Against Child Abuse. Pwede nating isampa sa kanya ay yung Section 10, Paragraph A of RA 7610. Yung RA, sabi natin, yung Republic Act 7610 na para sa mga bata na nagsasabi yung acts of child abuse, cruelty, exploitation, and other condition prejudicial to the child development. Babalik po ako sa police station para po makakuha ng regular filing po sa kaso ng bata. Kung mapatunayang may sala, naharap ang amain ni Kevin sa 6 taon at 1 araw hanggang 8 taon sa bilangguan. Gusto ko lang po, sir, mangyari talagang mapa-bliss po yung ano, yung sa kaso na to para po mabigyan po ng justice yung anak ko. Mapapanatag na po siguro ko nun. Para naman masiguro ang kapakanan ni Kevin, inilapit siya ng resibo sa Barangay Kaluluan Violence Against Women and Children of Vauxi para mabigyan ng counseling at intervention. Di po biro yung mga dinadana. So, asahan nyo po bilang barangay official, Vauxi officer, kaantabay po ng mga kasama ko at si Kapitana. Magkikipag-coordinate through PNP or MSWD para sa ganung proseso. Sa ngayon, sa tahanan muna ng kanyang tunay na ama, maninirahan si Kevin. Sa anak ko na nakadanas po ng ganyan sa amay niya, dahil wala po ako sa tabi niya, humingi po ako ng patawad sa kanya sa nangyari. Mas may maganda pa po sana kinabukasan para sa kanya. Ayon sa barangay, mukhang nasa mabuting lagay na si Kevin ngayon at pagtutulungan nila ng mga pulis na masigurong wala nang mangyayaring masama sa bata.